What's up mga kosa? Welcome na naman sa ating panibagong vlog. Winas ko ngayon si Ruduka at kung mapapansin nyo, kita nyo naman yung pintura ni Ruduka. Talagang ang pangit na. Then dito, tanggal-tanggal na yung mga pintura, kupas-kupas na. At saka, dito sa kabila, ito yung may tama sa akin nung ako'y na-slide dati doon sa may Pampanga. At kaya naman ako nandito ngayon kay Pops Hernani kasi pinarepaint ko yung kanyang cover ng Rosie na Modyo na ganito. Set na rin yun, swap kami. Alright, at ang kulay ni Ruduka ay red, pero pinagawa ko na siyang black. Then itong trellis, hindi ko na siya pina-black, ginawa ko ng red. At dahil nga sa red ang kulay nito si Ruduka, maglalagay na lang siguro tayo ng mga decals na red para dito or dito, basta't meron siyang red. Ganun na lang gagawin natin. Ngayon naman, dito sa head ni Ruduka, papalitan ko na rin to. Ito ang ipapalit natin. Ito yung dati kong headlight na kulay red. Nirepaint ko siya ng Bosni na kulay black. At nilagyan ko lang ng decals na ito sa harapan. Yan. At ito muna ang pansamantala na ikakabit natin. O mga kosa, pansamantala lang to. Kasi meron akong project na headlight na ginagawa. Hindi pa lang tapos, kaya ito muna ang ikakabit natin hanggat hindi ko pa natatapos yung ginagawa ko na headlight na para dito. Alright, maganda naman siyang tingnan, di ba? Lalo na't naging kulay black siya. At kung nakikita nyo na kulay green yung dito sa may mata niya, nilagyan ko lang siya ng tint na kulay yellow green. Ayan, ganyan ang ginawa ko. Yan yung dating headlight na nakalagay dito. Tinanggal ko lang yung mismong glass niya at nilagay ko dyan. Then nilagyan ko ng silicone. At ang ilaw na ilalagay natin ay itong angel eye. Yan, itong projector na angel eye ang ikakabit natin. Itong dalawa na to. Yan. Maganda naman siyang tingnan. Guha nang tinaray ko na rin naman. Makita nyo na lang mimiya pag nakakabit na dito sa ating headlight yung ilaw na to kung gano'ng siya kaganda. Ito na nga yung mga fairings na pinarepaint natin. Pakita ko sa inyo mga kosa. Katulad ng sinabi ko, ito ay black lahat. Yan lahat mga kosa yung pinarepaint ko kay Pops Hernani. Ang hindi lang narepaints, Pop, alin? Ay, yun dito lang, no? Yun lang yung pinakang black na cover natin na para dito. Yung dito na repaint. Oo, na repaint. Ito yun siya. Kompleto naman siya. Yan. Kaya hindi na nakakahiya na mag-rides kapag bagong repaints yung motor mo, di ba? Kahit anong paganda mo sa motor mo, maglagay ka ng mga accessories. Kung kupas-kupas na yung repaint ng motor mo, syempre hindi na rin siya magandang tingnan. Nung natanggal na yung cover, tingnan yung mga kosa. Oh. Ang kapal! Banil. Kaya nga. Banil. Libag na, oh. Ang kapal talaga, oh. Kasi hindi naman talaga nalilinisan basta-basta to kung hindi mo babaklasin, eh. Nasa loob kasi yan. Kaya yan, naipo na yung dumi, oh. Problema mga kosa, nung tinanggal ko yung mga tornilyo, kompleto. Ngayon, nung ibabalik na, kulang-kulang na, ang dami nang wala. Hindi ko lang kasi napunta eh, diyan ko lang pinatong eh. Mga kosa, nagbago yung isip ko. Kasi dapat, ang ikakabit namin ay itong black. Yan, dito. Medyo naano na ako. Hindi ko na pina-black to, inayawan ko na itong black. Ang pinalagay ko na lang ay itong dati na red. Ako na bahala dito, i-repaint ko na lang siya ng red para red to, then red yung trellis. Diba? Mas okay kasi nagkaroon siya ng combination na red. Palitan na natin yung ating pairing. At ang ganda na niya ngayon kasi wala na siyang kupas, wala rin gasgas. Oh, di ba? Kuminang ka na nga eh. Ito lang ang hindi namin nabago, itong stock na to. Medyo paid siya pero hindi naman siya halatang halata. Siguro repaint na lang to or decals, okay na yan. Ayan oh. Maganda-ganda na ang look ni Ruduka ngayon. Lagay natin yung upuan. Yan, ang problema na lang natin ngayon ay itong upuan. At ngayon naman ay itong headlight ang papalitan natin. Yung dating nilagay ko na bracket dito,
Ito yung dating nilagay ko para dito sa 7 inches na headlight, tinanggal na namin. Kasi nga ay ibabalik ko na yung aking headlight na yan, yung C110. Ganyan ulit ang magiging forma niyan. Yan. O, diba? Ang bangis niyang tingnan. Ay mga kasa, okay na, nakakabit na yung ating ilaw. At ito, ayan o. Nakakabit na yung dalawang eagle eye na merong ring light. Ayan o. Okay, ang ganda, di ba? Ngayon, ikakabit na nga namin to. Dati kasi, may bracket ako dito sa loob para dito. Dito kasi yung lock niyan. Ngayon, ang gagawin na ni Pop Sir Nani ay naglagay na lang siya ng bushing na... Busing. Ito. Ito, naglagay na lang siya ng bushing na stopper dito sa loob. Yan, ganyan. Ikakabit. Hindi katulad dati na bracket lang na nandito. Ngayon, may bushing na nakalagay dito. At binutasan namin ng bago para dito na lang ilalagay na para kahit luwang tornilyo lang, wala na sa ilalim, okay na. Ang ganda niyang tingnan ngayon, no? Para mas maliwanag pa nga yung ano, no? Oo nga eh. Yung pinakang ring light niya. Oo, ring light niya. Ayun na. Makulit. Wow. Hulihin mo yan. Hulihin mo talaga yan dyan. Yan. Okay. Pipix na lang namin to at na tapos lang. Na. Oo nga pala, signal light pa. Signal light na. Signal light na lang pala. Na-excite ako, kala ko tapos na eh. Yun, okay na mga kosa, ayan na oh. Nakapix na siya. Head signal light, try natin. Yan, okay. Naga na. Kabila. Kabila. Okay, yung okay. Pinaka-head, yung pinaka-light. Ayun, hindi pala naka-open. Oo, naka-open. Kailangan pala open mo rin yung lights niya. Yan. Okay na. Pogi na uli na rin doon. Tingnan niyo mga kosa. Wow. Minekos-mekos lang. Then, yan, sa kabila. Minekos-mekos lang. Okay. Yeah. Stig. Ang tapang tingnan rin doon kayo. Nakakatakot sa loob sa gabi, sa dilim. Tayo may ang problema ko na lang ay itong upuan. Ito na. Oo. Ito na lang kailangan natin papalitan. Paano? Salamat. Okay, okay. Okay, maraming salamat sa magandang pagkakagawa dito sa aking repaint na fairings. Then sa pagkakabit ng ating bagong ilaw nitong ating headlight. Alright. Ngayon mga kakosa, naka-uwi na ako. At pinakas ko na yung kinabit namin ni Pop Sir Nani. Dito, saka dito. Kasi ang ginawa ko, imbis na ipare-repaint ko, kasi kung ipare-repaint ko, naisip ko mga kakosa, magiging plain lang siya, wala man lang kadating-dating, plain lang siya na red. Kaya ang ginawa ko ay pinadecals ko, glossy na carbon red. Kaya mas maganda siyang tingnan, may dating mga kakosa. Ayan. Di ba? Mas maganda siya ngayon. Para naman hindi siya black na black, baka kasi matimingan tayo, magkaroon ng checkpoint. Siyempre, pagka tinignan yung papel nitong ating motor, na red ang nakalagay, tapos ang red lang ay yung trellis, eh sigurado malaking problema yun mga. Kaya mas maganda na maaga pa ay ginawaan natin itong red, para kahit saan tayo mapadaan, ay wala tayong magiging problema. Alright. A few moments later. Ngayon mga kosa, okay natin ganyan naman nakakabit na yung ating tank cover na pinadecals dahil nga sa naka-carbon siya, kaya mas maganda siyang tingnan mga kosa, oh. 'Di ba? May dating kaysa sa plain lang. Then ito yung isa na pina-carbon decals natin. Para siyempre, combination naman na red dito, then red dito, one line siya, oh, 'di ba? Isang diretso papunta ron. At least kahit saan tayo magpunta mga kakosa, hindi tayo masisitaan na naka all black yung ating motor na si Roduka, kasi meron na siyang red dito sa may ibabaw. Stig, yabang yan tingnan ngayon mga kakosa. Ngayon mga kakosa, kung may suggest kayo na para gawin natin dito kay Roduka, comment nyo lang sa baba. Paano mga kakosa, dito ko tatapusin ang vlog na to. Lagi tandaan, ride safe always, peace!